Hello. Pag-usapan natin tong kay ano kay Pacquiao. Kasi ang sabi niya, napakarami daw na corruption dito sa pamumuno ni Duterte. Masasabi ko lang. Bakit biglang-bigla naman na sinabi niya? Sabi niya hindi na raw malunok. Napakaraming corruption. Eh kung marami pa lang corruption, hindi dapat kinasuhan niya na. Diba? Hindi mo maganda, hearing lang dyan, wala na eh. Patakas hearing, wala rin. Dapat kasuhan. Yun ang dapat. Eh ngayon, ang sabi ni Pacquiao, hindi raw niya kayang tanggapin yung sobrang corruption ng gobyerno. Yung ngayon, masabi ko naman, bakit si Pangulong Duterte ang sinasabihan mo ng corrupt? Iba-ibang sangay naman ng gobyerno ang sinasabi mo. Bakit si Duterte si mo? Ibig sabihin mo ba sa kanyang sinasabi mo, wala man basihan eh. Kailangan kung magsasalita ka ng corrupt, meron kang katibayan, meron kang meron kang base yan para paniwalaan ka ng taong bayan. Diba? Paano ka paniniwalaan ng taong bayan na ganyan kung wala ka naman base yan? Parang kwento-kwentong barkadahan lang, kwentong kutsero lang yan. Hindi dapat yung ganyan. Mali-mali yan, mali. Saka, sabi mo, corrupt. Lahat na lang ng problema sa corrupt, si Pangulong Duterte yung sinasabi mo. Ha? Pamumuno ni Duterte. Ibig mo sabihin, itong ABS-CBN, napakalaki ng kinurap, trillion. Kinuha pa yung pera ng ng Development Bank, billion. Kasalanan ni Duterte yan. Ganun ba yun? Kasalanan niya? Yung mga na walang pera. Tapos ikaw, 2.2 billion hindi mo binayad na tax. Kasalanan din ng Duterte yun. Tama ba yun? Yung 3.5 billion na sinasabi, na yung pinagawa mong sports center, hindi pa tapos. Wala naman gumagamit. Nabulok lang. Kasalanan din ni Duterte. Yung mga kasama mo dyan, lagi mong kausap, alam mo na sinasabi, pinag-uusapan, bilyon-bilyon ang inakaw. Hindi lang 10 bilyon. Yung babae dyan, 1.6 bilyon, alam mo rin yan. Hindi ka kumikibo. Eto naman si Gordon, ayaw magpa-audit. Dalawang dekada na umupo, ayaw magpa-audit. Ano klase naman yan? Yung ba yung sinasabi mo na maganda? Samantalang, yung gobyerno ni Duterte, kahit pandemya, sinasabi nyo, kumagawa kahit pandemya, bakit hindi unahin ang COVID? Inuuna ang COVID, sinasabay yung build niya. Di ba nagawa? Ang dami nagawa. Kung sa inyo, meron kayang magawa? Ha? Meron kaya? Wala siguro. Mali eh. Mali talaga. Alam mo, Pacquiao, hindi mo ba dapat na kalabanin si Duterte? Kasi si Duterte, alam ng taong bayan, alam ng social media na nagtatrabaho. Kasi ang taong bayan ay sabik na sabik sa pamumuno ng isang taong karapat-dapat at tunay na presidente. Matapang. Diba? Siya ang kumalaban sa mga drug lord, mga general, nakasabot ng mga drug lord, kinalaban niya, tinanggal niya sa serbisyo, pati mga kidnap for ransom, kinalaban niya, MPA, kinalaban din niya. Kaya mo ba yun? Wala naman kami narinig sa'yo, kundi nagugutom ang bayan, ang mga tao naghihirap.
Kasalanan ba ni Duterte yung naghihirap sila? Kasalanan ba ni Duterte yung nagugutom sila? Ikaw pala, nakikita mo pala nagugutom sila, ba't di mo puntaan at takainin mo? Hindi, reklamo ka rin na reklamo dyan, sabi mo nagugutom. Eh nakikita mo pala nagugutom, di pa kainin mo? Eh ikaw, sarap-sarap ng kain mo, merienda mo lang, eh, punong-puno na yung lamesa ng pagkain. Pambihira naman. Hindi tama yan. Dapat yan, binibigyan natin ng importansya ang bawat ano, ang bawat bagay. Hindi yung pintas lang tayo ng pintas. Hindi ba? Oo. Katulad yan, meron nagsabi na tatakbong Pangulo. Yung dalawa, ano sabi ng dalawa? Panahon na para magbago. Excuse me. Magbago. Magising tayong lahat. Kailangan na natin ng pagbabago. Di ba panahon ni Cory dati na yan? Pagbabago. Di ba? Kumanta pa nga kayo. Nagbago na. O di ba? O ano nangyari? Nagbago nga. Nagkaroon ng kidnapping, nagkaroon ng massacre, nagkaroon ng patayan, nagbabaan ng mga MPA, kidnap dito, kidnap doon, patay dito, patay doon. Yun ang nagpagbabago. Marami nagulat. Kasi nung panahon ni Marcos, tahimik eh. Walang patayan. Eh, nasabi kayo. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Oo. Dito ngayon, kay Duterte, tumahimik din. Nawala na yung mga akitbahay. Nawala na yung pananakot ng mga MPA sa siyudad. Wala na sumisigaw sa kalsada mabuhay ang MPA. Oh. Tapos sabi nyo, kailangan magbago. Kailangan magising na sa katotohanan. Magbalik uli ang MPA. Kailangan magbalik ang mga kriminal. Magbalik ang mga drug lord. Ganun ba? Ayaw namin. Ayaw namin. Kasi kayo, kilala namin kayo. Dati na kayo dyan. Wala mang kayo nagawa. Isa rin kayo sa natakot eh. Kilala namin kayo. Si Duterte lang talaga ang pag-asa. Sa kapakya, huwag ka na tumakbong presidente, hindi ka mananalo. Kahit anong gawin mo. Ubusin mo ang pera mo, ubos na ubos. Alam mo yung mga mayor, governor, nag-aabang sa'yo. Hmm? Pag lumapit ka, hingan ka na hingan ng pera hanggang sa maubos ang pera mo. Hindi naman mayor ang boboto eh. Taong bayan. Yung taong bayan, alam nila kung sino ang karapat-dapat. Kasi yung taong bayan, sabik na, ha? Sabik na sa kalayaan. Sabik na sa kakatakutan. Matagal na takot ang taong bayan. Isipin mo, makakakita ka ng patayan dyan. Makakakita ka ng mga sabu. Hindi mo pwedeng isumbong. Matatakot ka eh. Baka yung susumbungan mo eh, kasabwat nila eh. Oh, kaya yung sinasabi ng mga tao, pag sumbong natin, wag, baka masabit ka dyan. Oh, kahit mga pulis, sabihan mo, sir, meron ako nakita doon, mga ganito-ganito. Naku, hindi pwede yan, baka may hawak yan, mahirap na. Hmm. Di ba? Kahit mga pulis, naku, hindi sila basta-basta na kumikilos kung walang utos. Hindi katulad ngayon, taong bayan lang magsalita, sugod na yung mga polis. Handang-handa sila. Ayun ang panahon noon, wala. Yun ang gusto nyong ibalik. Yan ang gusto nyong ibalik. Kaya pakyaw, kung ano-ano man ang paninira mo kay Pangulong Duterte, wala na. Tumakbo kang presidente, wala. Etong dalawa, tatakbo rin ng presidente, nagpuklama na, wala rin. Kahit yung game si Mayor, yung Isko, wala rin. Dahil pag tumakbo to si Bongbong Marcos at si Sara Duterte, kung gano'ng karami ang naging boto ni Pangulong Duterte, triplet ang magiging boto niyan, landslide. Tapos kayo, shoot na naman kayo sa banga. Kaya mabuti pa, itago nyo na lang yung pera nyo. Maghintay na lang kayo ng 50 years. Siguro, pagdating ng 50 years, baka masabik na naman yung mga tao, kailangan gusto naman nila mga krimen, gusto naman nila mga drug, patayan, mananalo na kayo. Siguro ngayon. Pero,
Sa ngayon, wag muna. Kasi yung mga tao, nasabik sa katahimikan. Nasabik sa kalayaan. Walang kalayaan nung panahon noon. Lagi kami nag-aabang. Napupuyat kami sa mga akit bahay. Hinahabol namin yan sa gabi. May lahat ng ano, may akit bahay. Kaya nagkaroon ng taong bayan, mga kung ano-ano, bantay bayan. Dumami. Dahil dyan. Kaya, pasensya na. Pasensya na. Itong darating na eleksyon, Duterte pa rin at Bongbong Marcos ang lalabas. Sila pa rin. Kaya kung gusto nyo tumakbo, bahala kayo. Mangarap na lang kayo sa wala. Bahala kayo. Salamat. Maraming salamat. Saka ito nga pala. Itong pinag-uusapan sa Senado yung overprice. Anong overprice na sinasabi? Wala namang overprice ha. Alam yung panahon ni nung sumabog yung pinatubo. Ay yung pinatubo. Yung sinang sumabog yung Taal Volcano. Ang mahal ng face mask. Ang isang karton ng face mask, isang karton ha, 450 pesos yung isang karton. Hindi maaari, hindi ka bumili. Kailangan mo eh. Sisinghuti mo lahat ng alikabok. Mapupuno sa dibdib mo, mangingisay ka. Kaya kahit 450 ang isang box, bibili ka. Magkano isang piraso? 15 pesos, 20 pesos. Diba? Sobrang mahal. Tinatago pa. Ganyan yan. Eh ngayon, magkano face mask? 30 piso. O, pag bumili ka, sabi mo, ang mahal ang bili mo noon. 450, 30 piso lang yan. 35 pesos isang kahon. Ganyan lang yan. Sabihin nyo, bakit overpriced kayo dati? Eh dati kasi yun. Mahal talaga. Para yung repolyo, ang bili mo 30 pesos ang isang kilo. Nung bumagyo, nawala ang repolyo, 200 na ang isang kilo. O pag bumili ka, ano sasabihin? Overpriced ka. Gamitin nyo naman yung mga utak nyo. Naging senador kayo, inaasahan namin mga galing kayo. Mga galing yung mga utak nyo. Pinaparehas nyo noon sa kangayon. Eh noon, panahon ni Marcos, magkano pa masaya? 50 sentimos. Sentimos lang. Hanggang sa matapos, umabot ng 2 piso, 1 pesos and 75 centavos. Wala pang 2 piso ang pamasahe. Eh, ba't ang pamasahe ngayon? 20 na, 10 piso. Oh, sabi mo, overprice na naman yan. Kasi dati, panahon ni Marcos eh, wala pang 2 piso pamasahe. Tapos bakit ang pamasahe natin ngayon? 20 pesos na. Overprice yan. Mag-isip-isip naman kayo, nakakasuya eh. Nanonood kami sa inyo, sa hearing-hearing nyo, walang kalatoy-latoy. Sinabi ng COA, wala namang overpriced. Totoo naman, kahit hindi sabihin ng COA, alam na naman tao eh. Dahil ako eh, yung face mask lang eh, yung face shield lang, umabot ng 75 pesos ang isa niyan. Yung face shield. Eh magkano yung face shield ngayon? 10 piso lang. Oh, nung bumili ka ng 75, ang isang piraso, overpriced na naman yon. Di ba? Mag-isip-isip naman kayo. Yung sweldo nyo noon, nung panahon noon, pwede ba kayo sasahod ng 200,000? Kasahod kayo ng 300,000? Baka ang sahod nyo, wala pa 50 pesos. O 100 piso, isang araw. Eh ako nagtatrabaho ko noon eh, sweldo ko 8 pesos lang eh. O ngayon, pwede ba 8 pesos isang araw? 10 piso? Hindi na pwede. O magkano yung baboy noon? 12 pesos. O, ang galunggong, 8 pesos, 6 pesos ang isang kilo. Sabi mo, overpriced. Gumamit naman kayo ng utak mo. Ikaw, Pacquiao, gamitin mo rin yung utak mo. Itanong mo kung bakit sinabing overpriced, kailan ba binili? Pacquiao. Ikaw, sabi mo, marami kang pasabog, pinapanood ko yun, wala ka naman binabanggit, ang sasabihin mo lang, meron ba kayong corruption? Natural ang sagot, wala. Ikaw, nangurap ka ba? Siyempre, hindi. Eh, ikaw, tinatanong ka, nagbayad ka ba ng tax mo? Hindi ka sumagot.
Yung 3.5 billion sa sports center mo, sa nagawa ba? Hindi ka rin sumagot. Mabuti nga yung kinakausap mo, sumasagot eh. Ikaw, hindi ka sumasagot. 3.5 billion? Eh kung ginawa mo ng kalsada yun, ginawa mo tulay yun, dito ang tuwa yung mga taga Sarangani. Ang hirap-hirap ng buhay ng mga tao dyan. Napunta na ako dyan, Diyos ko. Huwag naman ganun. Binubola niya yung mga tao. Akala niya yung mga tao, tanga eh. Kayo ang tanga, hindi kami. Dahil alam namin nangyayari. Kung nung panahon noon, pwede kayo magsalita ng ganyan-ganyan. Siraan nyo na siraan yung gobyerno, pwede. Kasi walang social media. Hindi namin nalalaman. Sa katikong mambibig namin, wala kaming pag-asabihan. Ngayon, pwede. Kahit saan ka magsalita, pwede. Kaya huwag kayo magsasalita ng mga paninira, na pananakot, mga pagkasinungalingan, dahil mabubuko ka agad kayo, nakakahiya. Mga senador pa naman kayo, nabubuko kayo. Itong isa, ayaw magpa-audit. Hindi rin pwede magpa-audit. Magpakulong ka na lang kung ayaw mong magpa-audit. Pakulong ka. Ayaw mong magpa-audit eh. Di ba? Kung ayaw mong magpa-audit, magpakulong ka na lang. Hingi ka pang pera, mananakot ka pa. Sabihin mo, magsasara kami. O di magsara ka, lumayas ka na tuloy. Ang bira ka. Nakakasuya eh. Walang kalatulato. Sana eleksyon na para magkaalam-alam na. Wala na kayong mga gawa kahit anong gawin nyo. Kayo dyan sa Senado, kayo makukulit dyan. Pati sa Kongreso, yung mga ano doon. Hindi na makakalusot yun. Sana may mga waranto pares kayo para pag wala na kayo sa Senado, makulong na kayong lahat. Yan ang inaasahan namin. Makukulong sana kayo. Kasi sobrang dami ng korupsyon nyo. Salamat.